Uy, Isabel! May pera ka ba dyan? Tanong ng tatay niyang lasinggero. Wala pa po akong kita, tay. Wala ka talagang silbi. Kung sana nag-aral ka ng mabuti, edi sana may maganda kang trabaho ngayon. Mas inuna mo pa kasi ang paglalandi, kaya ayan, nabuntis ka ng maaga. Sermon ni Taso sa kanyang anak. Nabuntis ng maaga si Isabel, kaya natigil siya sa pag-aaral. Mahirap lamang sila at baon sa utang, kaya nagpursige siyang magtrabaho para pangtustos niya sa pangangailangan ng kanyang anak. May maliit siyang pwesto sa palengke at nagbibenta siya ng mga gulay. Pag-alis ng kanyang ama, nagpaalam na siya sa kanyang ina at kay Damon. Kapag pumupunta siya sa palengke, ang kanyang ina ang nagbabantay sa 3 years old niyang anak dahil nagtitipid siya ngayon. Naglakad na lang siya papunta sa palengke. Habang naglalakad siya sa gilid ng palayan, may nakita siyang isang lalaki na nakahandusay sa lupa. Agad niya itong nilapitan at tiningnan kung buhay pa ang lalaki. Tulong! Tulong! Mangkarding! Tulungan niyo akong buhatin ang lalaking ito at dalhin natin sa ospital. Natataranta niyang sabi. Hala, sino yan, Ning? Naku, mukhang dayo at pinagtripan siya ng mga lukuluko sa ating baryo. Tara na po, paandarin niyo na po yung tricycle niyo. Sa pinakamalapit na ospital natin siya dalhin. Agad namang sumang-ayon ang matanda habang nasa biyahe sila. Pinagmamasdan niyang maigi ang mukha ng binata. Pamilyar ang mukha nito, subalit hindi maalala na Isabel kung saan niya ito nakita. Marahil ay nakasalubong na niya ito sa daan. Sinalubong agad sila ng mga nurse at doctor pagdating sa ospital. Nagpaalam na rin sa kanila si Mang Karding dahil nagkaroon bigla ng emergency sa kanilang bahay. Wala siyang choice kundi manatili sa ospital, kaya naisipan niyang mamayang tanghali na lang buksan ang kanyang pwesto sa palengke. Dok, dok, kumusta po siya? Tanong agad ni Isabel nang makita na lumabas ang doktor sa silid ng binata. Maayos na ang kalagayan niya, miss. Sa ngayon, kailangan niyang magpahinga at manatili dito sa ospital ng ilang araw. Pwede ka nang pumasok sa kanyang silid. Maraming salamat, Dok. Pag-alis ng mga nurse at ng mga doktor, pumasok na si Isabel sa silid ng binata. Muli na naman siyang napatingin sa gwapo nitong mukha. Napalunok siya ng ilang beses nang makita niya ng malapitan ang maskuladong braso nito. Habang titig ng titig si Isabel sa mukha ng lalaki, unti-unti namang iminulat ni Timothy ang kanyang mga mata. Pagising niya, ang magandang mukha ni Isabel ang una niyang nakita. Manghang-mangha siya nang nakatingin sa dalaga. Kumura pa siya ng ilang beses para siguraduhin hindi siya nananaginip. Ikaw bang nadala sa akin dito sa ospital? Opo. Ako nga po. Ako at si Mang Karding ang nagdala sa'yo dito sa ospital. Nagugutom ka ba? Nauuhaw. Natataranta niyang tanong. Mahinang tumawa si Timothy. Tila ba nasisiyahan siyang pagmasdan ang natataranta na dalaga. Maraming salamat nga pala sa pagdala sa akin dito sa ospital. Tsaka relax ka lang, miss. Okay lang ako. At hindi ako gutom o nauuhaw. Walang anuman. Siya nga pala, anong pangalan mo? Ako nga pala si Isabel. Sambit nito. Timothy nga pala. Isa akong magsasaka. Bagong trabahador ng mga Arellano. Hindi niya sinabi kay Isabel na apo siya ni Doña Feliz dahil baka bigla siyang layuan ng dalaga kapag nalaman niyang mayaman nito. Nagtataka siya kung bakit tila gusto niyang kilalanin ang dalaga. Dahil hindi naman siya nagkaroon ng interes sa mga babaeng nakilala niya noon. Pero pagdating kay Isabel, gusto niyang makuha ang loob nito at maging malapit sila sa isa't isa. Tinamaan siya ni Cupido nang masilayan niya si Isabel. Sa tuwing napapatingin siya sa mapupulang labi ng dalaga, naaakit siyang halikan nito. Kaya bago pa siya makagawa ng pagsisisihan niya sa huli, iniwas na niya ang kanyang tingin sa dalaga. Ano bang nangyari sa'yo? Tinambangan ka ba ng mga lukuluko sa aming baryo? Oo eh, kinuha nilang cellphone at wallet ko. Kagabi, nasiraan siya ng sasakyan sa gitna ng daan. Hihingi sana siya ng tulong sa dalawang lalaking dumaan, subalit hindi naman niya akalain na hold upper pa lang mga ito. Lobat ang cellphone niya, kaya hindi siya makahingi ng tulong sa tauhan ng kanyang lola. Kung malalaman ng mga kaibigan niya na buong magdamag siyang natulog sa gilid ng palayan, syak niyang pagtatawanan lamang siya ng mga ito. Naku, kawawa ka naman. Sa susunod, mag-iingat ka. Sa hirap ng buhay, talagang maraming tao ang kakapit sa patalim. Isabel,
Hindi ba ako nakakaabala sa'yo? Ngayon lang naisip ni Timothy na baka may trabaho ang dalaga at nag-absent ito dahil sa kanya. Ano ka ba? Masaya akong nakakatulong sa iba. Pero mamayang tanghali, aalis na ako. Magbebenta pa kasi ako ng gulay sa palengke. Sambit niya. Pwedeng pabili? Wala sa sariling sabi ni Timothy. Kinagat niya ang kanyang labi nang mapagtanto kung ano-ano na naman ang lumalabas sa bunganga niya. Pwede naman. Nakangiting tura ni Isabel. Magaan ang loob ni Isabel kay Timothy. Hindi man lang siya nakaramdam ng ilang sa binata. Kung tutuusin, dapat kanina pa siya nagsusungit dahil ito palagi ang kanyang ginagawa kapag lalaki ang kausap niya. Maganda, sexy, maputi at matangkad na babae si Isabel kaya maraming lalaking nagtangkang manligaw sa kanya. Lahat ata ng customer niya sa palengke ay puro lalaki. Ang iba, nagpapanggap na bibili ng gulay para lang magpapansin at makausap siya. Sabihan mo na lang ang asawa mo na kung bibili siya ng gulay sa pwesto ko na lang. Sa palagay ni Isabel, may asawa si Timothy, kaya nasabi niya yun. Nalaglag ang panganang binata nang marinig niya yun. Wala akong asawa. Mabilis nitong tanggi. Pati girlfriend wala. Oh, akala ko kasi may asawa ka na. Pasensya ka na. Maling akala pala. Napakamot na lang siya sa kanyang batok. Naku, wala. Walang nagmamay-ari sa akin. Pwera na lang kung ang kinin mo ko. Mapaglaro nitong sabi. Joker ka pala, Timothy. Kung bago ka lang dito. Tsa kung pagkakaguluhan ka ng mga babae sa ating baryo. Nang sumapit ang tanghali, nagpaalam na si Isabel kay Timothy. Nagpumilit pa ang binata na ihatid siya ng driver ng pinagtatrabahuan niya kuno. Subalit, mabilis siyang tumanggi. Nakahinga naman na maluwag si Timothy dahil hindi siya nakilala ni Isabel bilang apo ni Doña Feliz. Sa bagay, minsan lang siya bumisita dito sa probinsya at tanging ang mga trabahador lang ng kanyang lola ang nakakaalam na isa siyang Arellano. Akala ko pa naman makukuha ko ng mga customer mo ngayong araw. Nakasimangot na wika ni Marites. Pagdating ni Isabel sa palengke, biglang nagkagulo ang mga kalalakihan. Nagtutulakan pa ang ilang mga kargador dahil nasilayan na naman nila ang kanilang crush. Napailing na lang siya sa kanyang nakita. Better luck next time, Marites. Ngumiti na lang si Isabel sa dalaga. Kahit pa palagi siyang sinichismis nito, maganda pa rin ang pakikitungo niya sa kanya. Sus, kung hindi ka lang maganda, walang bibili sa'yo, uy. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa ni Marites bago siya inirapan ng babae. Kahit hindi ako maganda, may bibili pa rin sa akin. Fresh at maganda ang kalidad ng mga binibenta kong gulay. Tsaka malinis tingnan ang tindahan ko. Sumbat niya kay Marites. Natahimik namang bigla si Marites at hindi na muling nagsalita. Kaya ipinagpatuloy na ni Isabel ang pag-aayos sa kanyang mga paninda. Napasimangot siyang bigla nang lumitaw si Mahit sa kanyang harapan. Si Mahit ay isang bumbay na masugid niyang manliligaw. Marami itong pera kaya laging sinasabi ng kanyang tatay na sagutin na niya si Mahit para makaahon na sila sa kahirapan. Kahit anong pilit ng kanyang ama, hindi siya gagamit ng ibang tao para sa sariling kapakanan. Hindi siya gold digger at oportunistang babae. Sa kabilang banda, agad na nagpa-discharge si Timothy dahil pasa at galos lamang ang natamo niya. Malayo raw ito sa bituka at hindi niya ikamamatay yun. Diyos ko, ang apo ko! Anong nangyari sa'yo? Hysterical na tanong ni Doña Feliz nang makita niya ang kanyang apo. Napagtripan lang po ako ng mga lokolokol ah. May importante po pala akong sasabihin sa'yo. Nais ko sana maging magsasaka sa ating palayan. Tsaka dapat, huwag niyong sabihin sa ibang tao na apo niyo ko dahil kailangan kong maging low-key dito sa probinsya. Timothy, ikaw ba yan? Mukhang nauntog ng malakas ang ulo mo. Wika ng matandang donya. Si Lola talaga. Siyempre ako to, ang pinaka-sweet niyong apo. Basta Lola, ako si Timothy na bago niyong trabahador. Pakisabi na lang sa mga tauhan niyo na kapag nasa labas kami, ay huwag nila akong tawaging senyorito. Kahit na nagtaka ang donya sa kinikilos ng kanyang apo, pumayag pa rin siya sa request nito. Agad namang nagbihis si Timothy ng isang simpleng t-shirt at maong dahil pupunta siya ngayon sa palengke. Isang linggo lang dapat siya sa kanilang baryo. Subalit nagbago ang isip niya nang makilala niya si Isabel.
Mukhang magtatagal ako dito. Sambit nito. Tinawagan niya agad ang kanyang pinsan upang ipaalam na matatagalan siya bago makabalik sa syudad. Emil, ikaw munang bahala sa kumpanya ko. May importante kasing pinapagawa si Lola dito sa baryo. Pagsisinungaling ni Timothy. Sus, importante daw. Huwag mo akong lukohin, Timothy. Tumawag si Lola sa akin at tinatanong niya kung ano ba nang pinakain sa'yo bago ka pumunta dyan. Umamin ka nga, may chicks ka dyan no. Kaya ayaw mong umuwi dito sa syudad. Chismoso ka talaga kahit kailan. Sige na, ibababa ko na ang tawag. Pupuntahan ko pang rain ako sa palengke at magpapanggap akong kargador dun. Todo kansaw si Emil sa kanya kaya binabaan na niya ito ng tawag. Hindi akalain ni Timothy na darating ang panahon na ibababa niya ang kanyang sarili para lang sa isang babae. Hay nako, pag-ibig nga naman. Ngayon niya lang kasi ito naramdaman. Kaya naninibago siya sa kanyang kinikilos at desisyon sa buhay. Malapit nang lumagpas sa kalendaryo ang edad niya kaya kailangan na niyang humanap ng babaeng makakasama niya habang buhay. Pagkatapos niyang mag-ayos ng kanyang sarili, nagpaalam na siya kay Doña Feliz. Dahil nga mahirap lamang siya kuno, nag-commute siya papuntang palengke para mas kapani-paniwala na magsasaka siya imbis na magsapatos ay isang tsinelas na luma ang isinuot niya. Uy Pogi, bago ka lang dito. Nilapitan agad siya na isang babae nang makapasok siya sa loob ng palengke. Oo, bago akong trabahador ng mga Arellano. Miss, tumatanggap pa sila ng mga bagong kargador dito? Kailangan niyang kumilos ng mabilis at baka maunahan pa siya ng iba, lalo na't nalaman niyang single pa si Isabel ngayon. Naglalaway naman siyang tinitingnan ang babaeng kausap niya, para bang gusto siyang kainin ito. Ako, tumatanggap ako ng bagong kargador. Malanding pahayag ng babae. Talaga ba miss? Mag-a-apply sana ako. Anya. Ang gwapo. Bulong ni Marites sa kanyang sarili. Tsak kung pagkakaguluhan siya ng mga babaeng customer ko kapag kinuha ko siya. Tagumpay namang napangiti si Marites dahil may panlaban na siya sa ganda ni Isabel. Naiinis kasi siya sa dalaga dahil mas marami itong customer kesa kanya. Pare-pareho lang naman sila ng mga paninda. Okay na Pogi, hindi mo na kailangan mag-apply dahil tanggap ka na agad. Ako nga pala si Marites. Ikaw, anong pangalan mo? Parang nabudburan ng asin ng dalaga habang pinapakilala niya ang kanyang sarili kay Timothy. Timothy nga pala. Ngiting sambit nito. Naiilang si Timothy sa bawat tingin na ipinupukol sa kanya ni Marites. Gusto niyang lapitan si Isabel sa kabilang stool, subalit medyo busy ang dalaga. Nagdadabog siya tuwing naririnig niya ang mga lalaking kumukuha ng number ni Isabel. Kulang na lang ay ibato niyang hawak nitong pipino sa mukha ng bumbay na umaaligid sa reyna niya. Timothy, ikaw ba yan? Gulat na napatingin si Isabel sa binata. Nagtataka siya kung bakit nakalabas na ito sa ospital. Lumiwanag ang mukha ni Timothy nang mapansin siya ni Isabel. Hello Isabel. Okay na ako, kaya nagpa-discharge na ako sa ospital. Hindi naman malala ang natamu kong sugat. Anong ginagawa mo dito? Naggagwapuhan talaga si Isabel kay Timothy. Matangkad, moreno, may matangos na ilong at idagdag mo pang matikas at lalaking lalaki nitong dating. Nagtatrabaho. Kargador din pala ako dito, Isabel. Kailangan ko kasi ng sideline dahil may pinag-iipunan ako. Malusot ni Timothy. Tumatango-tango naman ang dalaga. Sa isip ni Isabel, mukhang masipag, mabait at responsableng lalaki si Timothy. Bagay na hinahanap niya sa isang lalaki. Pasok na pasok ang binata sa kanyang standard. Kung manliligaw man sa kanya si Timothy, tiyak niyang kaiinggitan siya ng mga kababaihan sa kanilang baryo. Kahit naman mahirap ang lalaki ay may maibubuga naman ito na itsura. Tsaka hardworking pa. Uy Isabel, huwag mong maharot-harot ang bago kong kargador at baka makatingin ka sa akin ng mag-asawang sampal. Ikaw naman Timothy, huwag kang nakikipag-usap sa babaeng ito. Saway ni Marites sa binata. Hindi ako malandi tulad mo, Marites. Saka isaksak mo sa baga mo ang bago mong kargador. Akala mo naman kakainin ko siya. Tseh! Kanina pa kasi naiimbyer na si Isabel kay Marites. Akala mo naman kung sino. Pare-pareho lang naman silang tindera dito sa palengke. Ay naku! Nang pumatak na ang alas 7, nagsara na ang tindahan ni Isabel. Dahil pagod na siya at hindi na niya kayang maglakad, magta-tricycle na lang siya.
Naghihintay siya ng masasakyan nang lapitan siya ni Timothy, pawisan ng binata. Subalit hindi ito mabaho, taliwas sa iniisip niya na medyo maasim, bagkus langhap niya ang matapang nitong pabango. Inabot ni Isabel kay Timothy ang panyong hindi niya nagamit, kaya agad nahiyang binata sa kanya. Dahil hindi pa kinukuha ni Timothy ang panyo, pinunasan na ni Isabel ang pawisang mukha ng binata. Maraming salamat. Saan palang bahay niyo? Hatid na kita. Presenta ni Timothy. Naku, hindi na. Unahan lang naman ang mga mansyon ng Arellano ang bahay namin. Malapit lang dito. Sambit ng dalaga. I mean, ibig kong sabihin ay sabay na tayong umuwi. Pareho lang naman tayo ng uuwian. Anya. Oo nga pala. Nakalimutan kong sa mansyon ng mga Arellano ka pala tumutuloy. Nang may paparating na tricycle, pinara agad ni Timothy. Kinuha niya ang mga gulay na dala ni Isabel at siya na ang nagbitbit nito. Lihim na napangiti ang dalaga dahil sa pagiging gentleman ni Timothy. Pinauna siyang pinasakay ni Timothy bago ito tumabi sa kanya. Naramdaman niyang parang natitens si Timothy sa kanyang tabi, kaya kinuhit niya ito. Isang matamis na ngiti ang ginawad niya nang sulyapan siya ng binata. Hindi alam ni Isabel kung bakit tila kinakabahan ang katabi niya. Para ba ngayon lang siya dumikit sa isang babae? Siguro, hindi sanay ang binata na may katabi itong babae ng ganito kalapit. Yun agad ang naiisip niya. Para po, Manong. Sabit ni Isabel sa mamang driver nang makarating sila sa tapat ng mansyon na tinutuluyan ni Timothy. Mamaya pa po ako bababa. Bale, double ride ang akin. Siya muna ang una nating ihatid. Anya. Naku, hindi na. Sayang lang ang pera mo kapag nag-double ride ka. Bumaba ka na, Timothy. Umiling lang ang binata sa kanya. Huwag mo na isipin ang mga bagay na yun. Tsaka hindi ako mapapanatag kapag mauuna akong bababa kaysa sayo. Malakas na napamuntong hininga ang dalaga. Hindi na siya muling nakipagtalo pa kay Timothy dahil mukhang desidido itong una siyang ihatid. Nang makarating sila sa tapat ng kanilang bahay, agad niyang narinig ang sigawan ng kanyang mga magulang. Mabilis niyang inabot ang 20 pesos nitong bayad, subalit hindi ito tinanggap ng driver. Nabayaran na po ni Sir Pogi ang pamasahe mo, Ning. Maraming salamat, Timothy. Bukas na lang kita bayaran. Sigaw niya at nagmamadali siyang pumasok sa kanilang bahay. Naabutan niyang umiiyak sa gilid ang kanyang anak, kaya mabilis niya itong dinaluhan. Binuhat niya si Damon at pinasok ang bata sa kanilang silid. Gabi-gabi na lang nag-aaway ang kanyang mga magulang. Nakakahiya sa mga kapitbahay at sigurado siyang sila na naman ang talk of the town bukas. Ano pa bang bago? Nahihimang ka na ba, Taso? Kahit kailan talaga sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi tayo mababaon sa utang kung ititigil mo ang biso mo. Galit ng wika ni Mila. Isipin mo kung anong gusto mong isipin, Mila. Buo na ang desisyon ko. Papakasalan ni Isabel si Jeffrey. Kaya hindi na natin babayaran ang utang natin sa kanila. Tsaka pati ang ibang utang ko ay babayaran nila, kaya mag-isip ka na ng mabuti. Agad na lumabas si Isabel sa kanilang silid at nilapitan ang kanyang mga magulang nang marinig niyang ipapakasal siya kay Jeffrey. Hindi, hindi pwede. Magkano bang utang mo sa kanila, itay? Natawa na mapakla ang kanyang itay. 100,000 piso, kaya mong bayaran? Naghahamon itong sabi. Nanghina si Isabel sa kanyang narinig. Ni hindi nga umaabot ng 10,000 ang savings niya sa bangko dahil kalahati ng kita ay binabayad niya sa mga nakautangan ng kanyang ama. Ba't naman ang laki ng utang mo sa kanila? Saan mo ba ginagamit ang perang inuutang mo, tay? Sunod-sunod niyang tanong. Saan pa ba? Eh di sa sugal. Sagot ng kanyang ina. Alam na nga niyang wala tayong pera tapos sugal pa ng sugal. Mas lalo lang talaga tayong mababaon sa utang kung hindi magbabago ang ama mo. Makakatikim ka talaga sa akin kapag hindi ka tumigil dyan, Mila. Siya nga pala, pupunta dito ang pamilya ni Jeffrey bukas upang pag-usapan ang kasal niyo. Tay, hindi po ako papayag sa gusto niyong mangyari. Sasabihin ko sa kanila na babayaran ko ang utang mo, basta bigyan lang nila ako ng sapat na panahon para makalikom ng ganoon kalaking halaga. Nakatikim ng malakas na sampal si Isabel sa kanyang ama. Nandilisik siyang tiningnan ni Taso at marahas siyang sinabunutan nito. Pilit na hinihila ng kanyang ina ang tatay niya, subalit ayaw nitong magpaawat. Napaiyak na lang si Isabel at hindi na muling nagreklamo pa, dahil kahit anong sabihin niya,
hindi rin naman siya pakikinggan ni Tasso. Nag-iisa lamang siyang anak, kaya wala siyang maaasahan na kapatid na tutulong sa kanya. Kinabukasan, usap-usapan sa kanilang baryo ang pagpapakasal niya kay Jeffrey. Dahil mabilis lamang kumalat ang balita, nakarating agad ito kay Timothy. Mangselmo, kilala mo bang pamilyang Castillo? Tanong ni Timothy sa driver nila. Oo naman iho. Naku, usap-usapan na ipapakasal ni Tasso ang nag-iisa niyang anak kay Jeffrey. Ginawa niyang pambayad utang si Isabel. Kawawang bata. Malungkot nitong sabi. Ano? Hindi maaari. Akala ko pa naman arranged marriage ang mangyayari. Hindi ako papayag na gawin niya yun kay Isabel. Agad na tumayo si Timothy sa kanyang kinauupuan. Kilala mo ba si Isabel, iho? Oo, Mang Selmo. Siya ang napupusuan kong babae. Kaya hindi ako papayag na maikasal siya sa Jeffrey na yun. Nagmarcha pa alis si Timothy na nagmamadali niyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Pinuntahan ni Timothy ang bahay nila Jeffrey. Nang makarating siya sa tapat ng bakuran nila, lahat ng mga tambay ay napatingin sa kanya. Taas noo siyang lumabas sa kanyang sasakyan at nagtungo sa harap ng bahay nila Jeffrey. Umugong ang bulong-bulungan sa paligid, ngunit hindi man lang niya binigyan ng pansin ang mga ito. Kunot noo ang pamilya Valdez nang makita nila si Timothy. Nagtataka sila kung bakit napadpad ang gwapong binata sa kanilang compound. Sino ka? Tanong agad ni Jeffrey. Magkano ang utang sa inyo ng ama ni Isabel? Diretsong tanong nito. Ni hindi man lang siya nag-abalang sagutin si Jeffrey. 100,000. Bakit? May utang din sa iyong ama niya? Magkano at babayaran ko na? Mayabang nitong sabi. Kung makatingin siya kay Timothy ay parang hinuhugasan nito ang buong pagkatao ng binata. Babayaran ko ang utang niya, kaya huwag ka nang umasa na matutuloy ang kasal niyo ni Isabel. She's mine, so back off. Akin lang ang reyna ko. Kahit bayaran mong utang ni Mang Tasso sa amin, hindi papayag yun. Dahil ang offer ko sa kanya ay babayaran ko rin pati ang ibang utang niya, basta ibigay niya sa akin si Isabel. Sinampal niya ng isang cheque na naglalaman ng 1,000,000 sa mukha ni Jeffrey, kaya natigil ito sa pagtawa. Napangisi si Timothy nang masilayan niya ang reaksyon ng binata. Hindi nga siya nagkamali, pera lang pala ang katapat ng lalaking ito. Umalis din siya kaagad pagkatapos niyang kausapin si Jeffrey at ang pamilya nito. Lahat ng utang ni Tasso ay binayaran niya para hindi na nito ulitin na ipakasal si Isabel sa anak ng mga nakautangan niya. Timothy, totoo ba? Binayaran mo lahat ng utang ng tatay? Tanong sa kanya ni Isabel nang magkita sila. Mukhang ito na ang tamang panahon para sabihin ko sa iyong totoo. Sambit ni Timothy sa kanyang isipan. Oo Isabel, totoo nga. Ayoko kasing makita kang ginagawang pambayad ng ama mo. Kumusta ka na? Titig na titig si Isabel sa binata. Ibang-iba kasi ang aura nito kumpara ng una niyang makita si Timothy. Ngayon niya lang napansin na ayos ang binata. Nakasuot ito ng mamahaling damit at relo. Mukhang alam na niya ang susunod nitong sasabihin. Bigla siyang nandiit sa kanyang sarili nang mapagtanto niyang ang layo ng agwat nila ni Timothy. Langit ito at siya naman ay lupa. Okay lang naman. Bakit mo ginawa yun? Alam naman niyang hindi libre ang pagtulong nito sa kanila. Saka hindi biro ang ginawa nitong bayaran lahat ng utang ng kanyang ama. Gusto ko lang tumulong Isabel. And nais ko sana itama ang pagsisinungaling ko. Huwag mo sana akong layuan pagkatapos mong malaman ang tunay kong katauhan. Ano ka ba? Bakit ko naman gagawin yun? Tsaka wala ka namang nakakahawang sakit para layuan kita. Talaga? Promise mo yan ha? Nakangiting tumango si Isabel sa kanya. Isabel, ako nga pala si Timothy Arellano. Hindi talaga ako magsasaka. Apo ako ni Doña Feliz. Pag-amin niya. Napasinghap ang dalaga. Mahina niyang pinalo ang braso ni Timothy at hinila niya rin ang tenga nito. Hindi niya alam kung bakit niya nagawa yun. Siguro dahil magaan ang loob niya sa binata, kaya malaya siyang nagagawa ang gusto niyang gawin kay Timothy. Hindi naman nagalit sa kanyang binata, bagkus tumawa lang ito. Ikaw ah, akala ko talaga trabahador ka ng pamilyang yun. Hindi ko alam na boss ka pala nila. Nakasimangot nitong sabi. Sorry na. Naakit kasi ako sa ganda mo kaya bigla akong napaisip ng ideyang magpanggap bilang magsasaka. Pero magsasaka naman talaga ako pag umuwi ako dito sa baryo. Napailing na lang ang dalaga. Bakit ka nag-apply bilang kargador ni Marites? Siguro sinusundan mo ko, no? Oo. Gusto ko kasing magpapansin sa'yo. Isabel, pwede bang manligaw? Ayaw na niyang magpakaturpe
kaya naglakas doob siyang tanungin ang dalaga. Gustong-gusto na niya talagang maangkin si Isabel at dalhin sa mansyon niya. Hindi na siya makapaghintay na pagsilbihan ang kanyang reyna. Lahat gagawin niya para lang mapaibig si Isabel. Simula nang masilayan niya ang ganda nito, hindi na sumagi sa kanyang isipan na magrenta ng babaeng paglalabasan niya ng init ng katawan. Wala na, nalaso na ni Isabel ang buong sistema niya. Puro na lang Isabel ang naiisip nito palagi. Patay na patay talaga siya sa dalaga. Pasensya na Timothy, hindi kasi ako nagpapaligaw. Mas mabuti pang ituon mo na lang ang atensyon mo sa iba dahil wala kang mapapala sa akin. Kaya binasted ni Isabel si Timothy dahil baka ma-turn off lang sa kanya ang binata kapag nalaman nitong may anak na siya. Subalit kinabukasan, nasa bahay na nila si Timothy upang umakyat daw ng ligaw. Magandang umaga sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Nakangiting bati nito sa kanya. Hindi pa nagsusuklay ng buhok si Isabel nang lumabas siya sa kanilang silid ni Damon. Magandang umaga rin sa'yo, Timothy. Nandito ka pala. Alanganin itong sabi. Mag-ayos ka nga ng sarili mo, Isabel. Nakakahiya sa bisita. Saway sa kanya ni Tasso. Kahit magulong buhok niya, maganda pa rin po siya, Tay. Hilaw na umiti si Isabel at nagpaalam siya saglit kay Timothy at sa kanyang tatay. Nawala tuloy ang antok niya dahil sa binata. Mukhang pursigido talaga si Timothy. Naligawan siya. Hindi man lang natinag ang loob niya pagkatapos nitong baside ng binata. Mukhang tuwang-tuwa ang itay niya ngayon dahil nakabingwit siya ng isang mayaman na lalaki. Hay naku, buhay nga naman. Sa totoo lang, ayaw ni Isabel ang mindset ng kanyang ama na makaahon lang sila sa kahirapan kung makakapag-asawa siya ng mayamang lalaki. Kaya naman nilang yumaman. Masipag naman siya at madiskarte kaya hindi niya kailangan ng mayamang lalaki. Strong independent woman kaya siya. Isabel, pasensya ka na kung umaga akong pumunta dito. Pero kung busy ka, aalis na lang ako. Napansin kasi ni Timothy na naiilang ang dalaga sa kanya. Hindi naman ako busy. Kumain ka na. Kung hindi pa, sumabay ka na sa amin. Nahihiya ang dalaga dahil medyo makalat ang kanilang bahay. Hindi pa eh. May dala nga pala akong pandesal at sinamon. Gusto mo? Hindi sigurado si Timothy kung tama ba ang ginagawa niya. First time kasi siyang manligaw ng babae kaya medyo hindi siya confident sa mga moves niya. Sige, kukuha ako mamaya. Halika na. Siya nga pala. Nasaan si tatay? Pagbalik niya kasi sa kanilang sala ay wala na ang kanyang mga magulang. Pumunta na sa palengke. Napansin kasi nila na puro katrabaho at walang pahinga kaya binili nila sa akin na sila muna ang magbabantay sa pwesto mo. Nawala ang atensyon ni Timothy kay Isabel nang may lumabas na batang lalaki sa silid ng dalaga. Nagulat siyang makita ang mukha ng bata dahil may pagkakahuwig ito sa kanya. Agad nagkaroon ng ideyang binata na baka si Isabel ang babaeng naka one night stand niya noon na matagal na niyang hinahanap. Hello baby, good morning, how's your sleep? Nilapitan niya ang bata at hinaplos ang pisngi nito. Dahil nga bagong gising lang si Damon, sinampal niya si Timothy at inirapan. Don't touch me! Mama! Mama! Binuhat ni Isabel ang kanyang anak at pinaupo sa maliit nitong upuan. Pasensya na sa anak ko. Bagong gising kasi kaya masungit. It's okay. Ilang taon na siya at anong pangalan niya? Kahit ngayon niya lang nakita ang bata, parang matagal na niya itong kilala. Hindi rin maitago ang sayang na darama niya nang mahawakan niya si Damon. Kakaiba ang kislap ng mga mata niya. Siguro, ito ang tinatawag nilang lukso ng dugo. 3 years old na siya at Damon ang pangalan niya. Tara na dito. Kain na tayo. Hindi makatingin ang diretso si Isabel kay Timothy. Natatakot siyang makita ang reaksyon ng binata. Unang kita niya palang noon kay Timothy. Crush na niya ito. Pero nang makilala niya ito ng lubusan, unti-unti siyang nahuhulog sa binata. Kung tatanungin siya, mahal na niya si Timothy. The feeling is mutual. Subalit natatakot siyang mag-take ng risk dahil iniisip niyang baka hindi matanggap ni Timothy si Damon. Ang hindi alam ni Isabel, kahit pa pala magkaroon siya ng anak sa ibang lalaki, tanggap pa rin siya ni Timothy. Isabel, pwedeng ako ang magpakain kay Damon? Kating-kati talaga siyang malapitan ng bata. Pwede naman. Halika dito, Anya. Baby, gusto ka daw pakainin ni Tito Timothy. Kaya wag mo siyang sungitan, okay? Masunuring tumango si Damon. Mabait siya, Mama. Oo naman.
Mabait ang Tito Timothy mo. Kaya behave ka lang ha. Okay, hindi ko na siya susungitan. Ngumiti si Damon kay Timothy na siyang nagpagaan ang loob ng binata. Masasabi ni Isabel na magiging mabuting ama si Timothy dahil maasikaso siyang lalaki. Ni hindi nga siya nagre-reklamo tuwing inuutusan siya ni Damon kung ano-ano na anik-anik niya. Pagkatapos nilang kumain, si Timothy ang nagpresentang magpaligo sa kanyang anak. Hindi na siya umangal dahil napapansin niyang nag-e-enjoy ang binata sa ginagawa niya. Isabel, seryoso ako sa nararamdaman ko sa iyo. Kaya pwede bang manligaw ulit? Nangungusap ang kanyang dalawang mata na nakatingin sa dalaga. Pero may anak na ako, Timothy. Kaya mo bang tanggapin ang anak ko? Masasaktan siya ng lubusan kapag hindi ang naging sagot ng binata. Kakalimutan niya talaga ang nararamdaman niya para kay Timothy at hindi na niya ito kakausapin. Tanggap ko sa Isabel. Si Damon ba ang dahilan kung bakit mo ko binasted? Hinalik-halikan niya ang kamay ng dalaga habang naghihintay siya ng sagot. Oo. Akala ko kasi mag-iiba ang tingin mo sa akin kapag nalaman mong may anak na ako. Hinila niya si Isabel at masuyong hinalikan ng noon ito. Kahit sa ang angulo, ang ganda talaga ng reyna niya. Kung alam niyo lang, ilang mga lalaki ang tinakot niya para wag lapitan si Isabel. Minsan nga ay nagpanggap itong delivery boy nang siyang pumunta sa bahay ni Mati. Ang masugid na manliligaw ni Isabel, tinakot niyang binatang Bombay na kapag nakita niya ulit itong umaalig sa reyna niya, papaalisin niya ito sa kanilang baryo. Hindi na niya mabilang kung ilang mga lalaki ang tinakot niya. Araw-araw siyang stress noon kaya laking pasasalamat niya nang mapansin na siya ni Isabel. Maraming salamat, Timothy. Nag-enjoy talaga ang anak ko sa pakikipaglaro sa'yo. Anything for my queen and my prince. Salamat din at pinahintulutan mo kong magstay dito hanggang gabi. Sa susunod, pwede bang ipasyal natin si Damon? Pasensya na kung marami akong request sa'yo. Oo naman, tsaka kung matutuwa ang anak ko kapag nalaman niyang ipapasyal natin siya. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, Timothy. Hinalikan niya ang pisngi nito, kaya natulala bigla ang binata. Uy, kumurap ka naman dyan. Halik lang yun sa pisngi. Natulala ka na. Paano pa kaya kung hinalikan kita sa labi? Baka bigla kang mahimatay. Birong sabi niya. Kikiligin talaga ako ng sobra kapag hinalikan mo ko sa labi. I love you, Isabel. Sige na, pasok ka na sa loob ng bahay niyo. Pakisabi kay Damo na mahal ko rin siya. Pag uwi niya, agad niyang tinawagan ang kaibigan nitong doktor upang mag-run ng DNA test sa anak ni Isabel. Palihim niyang kinuha ang kutsarang ginamit ni Damon kanina at nilagay sa plastic, kaya ito ay ipapadala niyang sample sa kaibigan niya. Posible kasing siya ang ama ng bata. Nagtataka naman siya kung bakit hindi napansin ni Isabel ang similarities nila ni Damon. Siguro masyado na itong abala kaya hindi na napansin ng dalaga. Buong maghapon silang naglaro ni Damon kaya nakatulog agad siya. Sa sumunod na araw, habang naghihintay si Timothy sa resulta ng DNA test, inabala niya ang kanyang sarili sa panliligaw kay Isabel at kay Damon. Ngayon, plano niyang ipasyal ang mag-ina sa mall at bilhan ng mga bagong damit. Tito Timothy! Tito Timothy! Masayang tawag sa kanya ni Damon nang makita siya nito. Hello Pogi! Good morning! Kumain ka na ba? Pinuhat niya si Damon at pinugpog ito ng halik. Opo, pinakain na ako kanina ni Mama. Humagikik siya nang kilitiin siya ni Timothy. Nasa na maganda kong reyna? Kahit kailan ay hindi siya magsasawang amoy-amoyin si Damon. Nasa kwarto po, nagpapaganda. Natawa si Timothy sa sinabi ni Damon dahil palagi silang magkasama. Close na silang dalawa. Hindi na siya sinusungitan nito at paminsan-minsan ay tinatawag siyang papa. Gustong-gusto na ni Timothy na ipakilala si Isabel at si Damon sa kanyang lola. Subalit ayaw pang pumayag ng kanyang reyna at nahihiya daw ito. Nire-respeto naman niya ang pasya ni Isabel at hindi na niya muling inopen ang topic na yon. Kanina ka pa ba dito? Medyo natagalan kasi sa pag-aayos dahil ito ang first date nila ni Timothy. Ang kanyang mga magulang na naman ang nagbabantay sa pwesto niya dahil may lakad siya ngayon. Simula nang kausapin ni Timothy ang kanyang tatay, tumigil na ito sa pagsusugal at pag-inom ng alak. Humingi rin ito ng tawad sa kanilang dalawa ng kanyang ina at ipinangako na babawi siya sa lahat ng pagkukulang nito bilang asawa at ama. Kaya sobrang pasasalamat niya talaga kay Timothy dahil naging matino ang kanyang ama. Oo, tapos ka na ba? Kung hindi pa, take your time. Laruin ko lang to si Damon para hindi siya maburyo. Tapos na ako, tara na.
Nagtaka naman siya dahil hindi pa rin tumatayo si Timothy sa kanyang kinauupuan. Huy, alis na tayo. Kiss muna. Pabebeng sabi ni Timothy. Parang bata itong humihingi ng candy kay Isabel. Pinagbigyan naman niya ang kahilingan ni Timothy. Ngayon lang naman, kinabig niya ang binata at masuyong hinalikan nito sa labi. Mahal na mahal talaga niya si Timothy. Ang tamis talaga ng labi mo. I love you, Isabel. Hindi ako magsasawang sabihin sa iyo araw-araw na mahal kita. Konting kembot pa, maririnig mo na rin ang magic words ko. Nang makarating sila sa mall, sa arcade sila unang pumunta. Tuwang-tuwa ang kanyang anak nang sumakay sila sa bumping car. Nang magsawa na si Damon, naglaro na sila sa ibang laro. Hindi na uubusan ng energy ang kanyang anak, kaya masyado itong bibo ngayon. Nang magtanghali, pagod na pagod silang tatlo. Nandito sila ngayon sa mamahaling restaurant, kaya biglang na-conscious si Isabel. Sana sa fast food na lang tayo kumain. Bulong nito kay Timothy. Hindi yun healthy, love. Hindi alam ni Isabel na may sorpresa palang hinanda si Timothy para sa kanya. Pagpasok nila sa VIP room, napanganga siya nang makita ang buong kabuuan nito. Timothy, ano to? Naguguluhan niyang tanong. Surprise, love. Gusto ko lang maging memorable ang araw na to para sa ating tatlo. Baby, pwede ko bang isayaw ang mama mo? Paalam nito kay Damon. Sure, Dada. Nakangiting sambit ng bata. Dada? Uy, hindi siya ang papa mo, anak. Naningkit ang dalawang mata ni Timothy, hindi sang-ayon sa sinabi ni Isabel. Ako ang papa niya, love. Huwag ka nang umangal. Anya. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Isabel nang hawakan siya sa bewang ni Timothy. Para siyang isang reyna ngayon na sinasayaw ng kanyang hari. Sana lang ay ganito na lang palagi. Pero alam niyang bukas o makalawa, babalik na sa normal ang buhay niya. Sana lang ay hindi siya sakta ng binata. Dahil kapag sinaktan siya nito, hindi na siya muling makakaahon pa. Kahit ngayon lang, gusto niyang pagbigyan ng kanyang sarili. Gusto niyang mag-take ng risk dahil hindi naman pare-pareho ang ugali ng mga lalaki. Isabel, simula nang makilala kita, alam kong magiging akin ka. Oo, playboy ako noon pero nagbago na ako. Kung alam mo lang, gustong gusto kitang pakasalan at ibahay. Pero para sa'yo, dadahan-dahanin kita. I will take it slowly but surely. Sana huwag mong isipin na hindi ka deserving sa pagmamahal ko. Ano ngayon kung may anak ka na? Hindi naman problema sa akin yun. Lagi mong tatandaan na pag-aari mo ko at ikaw lang ang babaeng mahal ko. Ikaw lang ang luluhuran ko at pagsisilbihan ko. Napaiyak siya sa mahabang speech ni Timothy. Ramdam niya talaga na seryoso sa kanya ang binata. Akala niya wala nang tatanggap sa kanya dahil may anak na siya. Pero nagkamali siya dahil ang buong pagkatao niya, minahal ito ni Timothy. Patunay na may lalaki pang natitirang matino at hindi man luloko. Na hindi katawan lang ang habol kundi ang tunay na pagmamahal at masayang samahan. Totoo talaga ang kasabihan na don't chase a man because the right man will introduce himself to you. The one that you truly deserve. The one that will stick with you through thick and thin. Ikaw lang ang lalaking una at huli kong mamahalin, Timothy. Ikaw lang. Emosyonal niyang sabi. Alam mo bang bukod kay Damon, may isa pang magandang nangyari sa buhay ko. Yun ay ang makilala kita. Mag-ready ka na, love, dahil malapit ka na maging misis ko. Pwede bang laktawan na natin ang pagiging nobyo at nobya? Magpakasal na lang tayo agad. Tapos araw-araw na lang kitang liligawan para maranasan mo kung paano kiligin ang mga teenager noon. Mabilis na sinapak ni Isabel si Timothy nang marinig niya ang suhestyon nito. Che, hindi ako easy to get, no? Tsaka bakit ka ba nagmamadali? Love naman, hindi na ako bumabata. Tsaka malapit na akong mag-31. Mukha lang siyang bata tingnan, pero 30 years old na siya. Asus, kahit pa 40 years old ka, papakasalan pa rin kita. Tsaka kahit matanda ka na, mabubuntis mo pa rin ako. Dumating na ang pinakahihintay na araw ni Timothy. Dahil ngayon niya makukuha ang resulta ng DNA test. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang kaibigan at personal na inabot sa kanya isang puting envelope. Nanginginig at namamawis ang kanyang dalawang kamay habang binubuksan ang envelope. Dahil nga ang tagal niyang kumilos, si Antonio na ang tumingin nito. Anak ng tinapa! Inunahan mo pa si Emil! Congratulations, brother! Positive! Ikaw nga ang ama! Sharpshooter ka pala, pangit ka! Yes! Daddy na ako! Lola! May anak na ako! Yes! Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa loob ng mansyon. Diyos ko, kang bata ka! Totoo bang sinasabi mo?
Siguraduhin mo lang na disenteng babae ang ina ng magiging anak mo. Sermon sa kanya ni Doña Feliz. Opo, la. Tsaka 3 years old na pong anak ko. Tsaka kung magugustuhan mo si Damon at Isabel, magkakasundo kayong tatlo. Masayang sambit niya. Pagkatapos nilang mag-usap ni Doña Feliz, pumunta siya sa bahay nila Isabel. Kasama niya si Antonio dahil gusto raw nitong makita ang kanyang anak. Well, talagang ipagyayabang niya si Damon. Dahil bukod sa gwapo, mabait at masunurin, patalino rin ang batang ito. Hello, love. Aakit ako ulit ng ligaw. Gulat na napatingin si Isabel kay Timothy. Usapan kasi nila na hindi sila magkikita ngayon dahil may importanteng gagawin ng binata. Nakakagulat ka naman, Timothy. Para ka talagang kabuti. Bigla-bigla na lang sumusulpot. Oh, may kasama ka pala. Pasok kayo. Nahihiyang sabi nito. Nang makapasok sila sa bahay nila Isabel, kinurot niya sa tagiliran si Antonio dahil kanina pa ito nakatitig sa kanyang Reyna. Aray, ano bang problema mo? Matalim nitong tiningnan ang kanyang kaibigan. Isang tingin mo pa kay Isabel, bubong sarado ka sa akin mamaya. Siluso. Natatawang sambit ni Antonio. Mahinang tumikim si Isabel kaya napatingin sa kanyang dalawang lalaki. Matagal niyang inobserbahan si Timothy dahil parang kinakabahan ito. Ano kaya ang sasabihin niya? Nang makita ng kanyang anak, si Timothy ay agad itong umupo sa kandungan ng binata. Ang kasama naman itong lalaki ay pabalik-balik ang tingin sa anak niya at kay Timothy. Love, may ipapakita pala ako sa'yo. Huwag ka sanang magagalit sa akin. Nauutal nitong pahayag. Ano ba yun? Seryosong tanong niya. Napatingin siya sa puting papel na hawak ni Timothy. Kinuha niya agad ito nang iabot sa kanya ng binata. Napaawang ang labi niya sa kanyang nabasa. Nagulat siya sa kanyang natuklasan dahil hindi niya talaga maalala ang mukha ng lalaking naka one night stand niya noon. Isabel, gusto kong ipakilala mo ko kay Damon hindi bilang manliligaw mo. Gusto kong ipakilala mo ko bilang ama niya. Pakiusap ni Timothy. Tumango naman ang dalaga. Anak, di ba matagal mo nang hinahanap ang papa mo? Gusto mo ba siyang makita? Pinunasan niya ang luhang tumutulo sa kanyang mukha dahil baka akalain ni Damon na inaaway siya ni Timothy. Opo, mama. I want my papa. Baby, matagal mo nang kasama ang tunay mong ama. Pasensya ka na. Ngayon lang kasi nalaman ni mama. Si Timothy ang papa mo, Damon. Naluluhang hinagka ni Timothy ang kanyang anak at paulit-ulit niyang sinabihan ng mahal kita. Pati si Antonio na nasa kanyang tabi ay napaluha rin. Masaya naman ang mga magulang ni Isabel sa kanilang nalaman dahil matagal nang nangungulila si Damon sa pagmamahal ng kanyang ama. Love, gusto kong makilala ni Lola si Damon at ikaw. Inimbitahan niya tayo na mag-dinner sa mansyon. Pero kung hindi ka pa ready, sasabihin ko na lang kay Lola na next time na lang. Maiintindihan naman niya. Hindi, ready na ako. Ayaw namang ipagkait ni Isabel na makilala ni Damon ang pamilya ni Timothy. Thank you, love. Ay, siya nga pala, si Antonio. Kaibigan kong doktor. Hello, Miss Beautiful. Ikinararangal kong makilala ka. Kaya pala hulog na hulog ang kaibigan ko dahil nakakabaliw pala ang ganda mo. Biglang nang init ang ulo ni Timothy sa sinabi ni Antonio. Iba kasi ang dating nito sa kanya. Para kasing may gusto siya sa kanyang Reyna. Dahil nga masyadong possessive si Timothy, agad niyang pinulupot ang kanyang isang kamay sa bewang ni Isabel. Back off, Antonio. Akin lang si Isabel. Mapapatay talaga kita pag nalaman kong nilalandi mo siya. Banta nito sa kaibigan. Uy, hindi ako maaagaw, no? Hay buhay, puro may love life ng dalawang kaibigan ko. Ako na lang ang natitirang single. Baka naman may ireto kayo sa akin. Anya. Naku, meron. Tamang-tama, single pa si Marites. Baka gusto mo. Suhistyon sa kanya ni Timothy. Umasim bigla ang kanyang mukha. Uy, pangalan pa lang mukhang hindi nakatiwa-tiwala. Pass! Pakiramdam ko kasi chismosa siya, kaya Marites ang pangalan niya. Humagalpak ng tawa si Isabel at Timothy. Sa totoo lang, maganda at sexy si Marites. Yun nga lang, medyo maldita ito. Tsaka hindi naman talaga Marites ang pangalan niya dahil palayaw niya lang yun. Kinagabihan, sinundo na sila ni Timothy. Bibo ngayon ang kanyang anak at hindi ito inaantok dahil excited itong makilala ang ibang lola niya. Samantalang si Isabel ay labis na kinakabahan dahil nandoon ang buong pamilya ni Timothy. Relax, love. Hindi sila nangangagat. Don't worry too much. Magugustuhan ka nila. Masyado pa akong halata na kinakabahan ako. Oo, kaya kumalma ka lang dyan. I love you, Isabel ko. Malapit na tayo, kaya ngiti ka lang dyan. Pagpapakalma sa kanya ni Timothy.
Pagpasok nila, napatingin lahat ng tao sa loob ng mansyon. Dumikit siya lalo kay Timothy samantalang ang kanyang anak ay nakangiti pang kumakaway sa ibang tao. Good evening everyone. This is my son Damon and my soon-to-be wife, Isabel. Magandang gabi po. Magalang na bati ni Isabel. Nagmano silang dalawa ni Damon sa lola ni Timothy at mga magulang nito. Nginitian siya ng dunya kaya nawala ang pagiging tense niya. Niyakap din siya ng mga magulang ni Timothy kaya naging magaanagan ang pakiramdam niya sa kanila. Ramdam niya ang warm welcome sa kanilang dalawa ni Damon. Masayang masaya ang mga magulang ni Timothy nang makausap nila si Damon. Habang kumakain sila ay puno ng tawanan at kwentuhan sa harap ng hapagkainan, bagay na malayo sa iniisip niyang mangyari ngayon. So, kailan ang kasal? Tanong ng donya kay Timothy. La, huwag mong i-pressure si Isabel. Kapag ready na po siya, magpapakasal na po agad kami. Balak ko na kasing sundan si Damon. Nasa mid si Isabel sa kanyang narinig. Balak ata siyang anakan ng marami ni Timothy. Hindi pa nga sila, pero nagbabalak na siyang sundan si Damon. Diyos miyo, mukhang hindi na sila dadaan sa pagiging magkasintahan kasi pakiramdam niya ay baka ayain na siya ng kasal ni Timothy sa susunod na linggo. Nagtatanong lang ako, apo. Mabuti naman at pinatulan mo itong apo ko, Isabel. Naku, akala ko nga tatanda siyang binata. Yun pala, may anak na. Naku, Lola, malandi ang upo niyo, kaya hindi yan tatandang binata. Tingnan mo nga, oh, nakabuo agad. Sambit ni Emil. Nakilala niya rin ang pinsan at kaibigan ni Timothy kanina. Talagang pumunta sila ngayon dito para makita silang dalawa ni Damon. Na-appreciate naman ni Isabel ang effort ng family ni Timothy dahil kahit busy sila, pumunta pa rin sila dito. Pagkatapos nilang kumain, nag-aya ang papa ni Timothy na mag-inuman silang mga lalaki. Kaya ang kasama niya ngayon ay ang lola ni Timothy, mama nito at si Karina. Iha, dito na kayo matulog ng apo ko. Wika ng mama ni Timothy. Sige po. Huwag ka nang mahiya sa amin, Isabel. Maswerte ang anak ko at nakahanap siya ng babaeng mabait at maganda. I really like you, Iha. Maraming salamat po, tita. Pero ako pong maswerte kasi sino ba naman ako para magustuhan ni Timothy? Ni hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya luging-lugi siya sa akin. Ano ka ba? Huwag mo namang ibaba ang sarili mo ng ganyan. Hindi lugi ang anak ko sa'yo, Isabel. Tandaan mo yan. Paalala ng ginang sa kanya. Alas 10 ng gabi nang umakyat si Timothy sa kanilang silid. Nakangiti siya nang nadat na niya si Isabel at Damon na natutulog ng mahimbing sa kanyang malambot na kama. Dahil amoy alak siya, dumiretso na siya sa bathroom para mag-shower. Naalimpungatan si Isabel nang marinig niyang bumukas ang pintuan ng CR. Nasamid siya sa kanyang laway nang masilayan niya ang namumutok na pandesal ni Timothy. Bigla tuloy siyang pinagpawisan at nag-init ang kanyang buong katawan. Nagising ba kita, love? I'm sorry. Hindi naman. Tumingin ka sa mukha ko, love. Huwag dyan sa baba. Dahil baka tuklawin ka bigla ng kobra ko. Handa naman akong magpatuklaw. Dahil sa sinabi ni Isabel, nahamon si Timothy. Malalaking hakbang ang ginawa niya para malapitan niya agad ang dalaga. Sisiguraduhin niyang didiligan niya talaga si Isabel ngayong gabi. Matagal silang nagtitigan na animoy nag-uusap sila gamit ang kanilang mga mata. Nag-aalab ang bawat tingin nila sa isa't isa. Hindi na nakatiis si Isabel at siya na mismo ang humalik kay Timothy. Dahil nasa gilid lang nila ang kanilang anak, dinala niya ang dalaga sa kabilang silid at doon sila gumawa ng milagro. Huwag mong takpan, love. Kay gandang pagmasdan ng iyong katawan. This is such a masterpiece. I love you, Isabel. More, Timothy. Halos magmakaawa siya sa binata dahil sa kakaibang pinapalasap nito sa kanya. Naging wild na sa kama si Isabel. Habang si Timothy naman ay baliw na baliw niyang sinasamba ang katawan ng kanyang sinisinta mula ulo hanggang paa. Puno ng pagmamahal niyang hinahalikan si Isabel at pinaluguran ng kalwalhatian. Totoo talaga ang kasabihan na pagkatapos ng saya ay iba yung lungkot naman ang kasunod. Habang naglalaro si Timothy at Damon, biglang lumitaw ang isang supestikadang babae sa kanilang harapan. Bakit ka nandito, Rochelle? Tanong ni Timothy sa kanyang sekretarya. Sir, kailangan nating mag-usap. May importante akong sasabihin sa iyo. Hindi maganda ang kutob ni Isabel sa babaeng ito, kaya hindi siya umalis sa tabi ni Timothy.
Pinapasok niya saglit si Damon sa loob ng mansyon nila ni Timothy para hindi marinig ng bata ang pag-uusapan ng kanyang ama at ng sekretarya nito. Sabihin mo na gusto mong sabihin, Rochelle. Hindi na kailangan pang paalisin si Isabel. Seryosong sabi nito. Buntis ako, Sir Timothy, at ikaw ang ama. Nagunaw ang mundo ni Isabel at sunod-sunod na pumatak ang kanyang luha. Dali-dali siyang umalis at kinuha si Damon. Agad naman siyang sinundan ni Timothy. Subalit buo na ang desisyon niyang umalis sa mansyon ng mga Arellano. Isabel, please, huwag kayong umalis. Huwag niyo akong iwan. Natataranta na sabi nito. Bitawan mo ako, Timothy. Congrats! May nabuntis ka na naman. Simula ngayon, pinuputol ko na ang ugnayan nating dalawa. Tumigil ka na rin sa panliligaw sa akin dahil ayaw na kitang makita pa muli. Dahil nasaktan ng lubusan si Isabel, umalis siya sa kanilang baryo at pumunta sa lugar ng kanyang tiyahin. Doon sila nagtago ng kanyang anak para hindi na sila mahanap ni Timothy at matahimik na ang kanilang buhay. Ayaw na niyang makita ang binata, lalo na't magkakaroon pa ito ng ibang pamilya. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Timothy nang malaman niyang wala na si Isabel sa kanyang bahay. Araw-araw siyang pumupunta doon at nagbapakasakali na baka bumalik ang kanyang reyna. Subalit lumipas na lang ang isang taon ay walang Isabel at Damo na umuwi sa kanilang tahanan. Bro, tama na yan. Araw-araw ka nilang naglalasing. Hanggang ngayon ba hindi pa rin sila nahahanap ng private investigator mo? Tanong ni Antonio sa kanya. Wala ako dito ngayon sa harapan mo kung nahanap ko ng mag-ina ko. Hindi ko na kaya. Please, tulungan niyo akong mahanap sila. Mahal na mahal ko si Isabel at Damon, Antonio. Nakatulugan na lang ni Timothy ang pag-iyak. Samantalang si Isabel naman ay nag-focus na lang siya sa bago niyang buhay. Hanggang ngayon ay galit pa rin siya kay Timothy. Hindi pa rin naghihilom ang sugat na iniwan sa kanya ng binata. Minahal niya kasi ito ng sobra, kaya hindi siya tuluyang nakalimot. Makalipas ang 3 linggo noon nang siya'y umalis sa kanilang baryo, nalaman niyang buntis ulit siya. Pinuntahan naman siya ng kanyang mga magulang ng mga anak siya kay Bella. Nak, wala ka bang balak sabihin kay Timothy ang tungkol kay Bella? Tanong ng kanyang ina. Wala ho, Nay. Para saan pa? Masaya na yun sa piling ng sekretarya niya. Maraming salamat, Nay, sa lahat ng sakripisyong ginawa niyo ni Tatay. Hayaan niyo, kapag lumaki si Bella, ako naman ang babawi sa inyo. Noong una, nahirapan talaga si Isabel na mag-adjust sa buhay ng kanyang tiyahin. Nahirapan din siyang patahanin ang kanyang 3 years old na anak. Pero kalaunan, unti-unti nang bumabalik sa dati ang sigla ni Damon. Hanggang isang araw, hindi na nagtatanong sa kanya ang panganay nitong anak kung bakit nila iniwan si Timothy. Mama, pasyal tayo sa dalampasigan. Gusto kong gumawa ng sandcastle. Sambit ni Damon. Sige. Pero kapag gusto mong lumangoy, bawal kang pumunta sa malalim na parte. Opo, Mama. Mukhang pati si Bella liit excited na rin makatampisaw sa tubig ng dagat. Nandito sila ngayon sa dagat para mag-family bonding. Mainit kasi ang panahon kaya naisipan nilang maligo sila sa dagat. Marami ring tao ngayon kaya todo bantay siya sa kanyang 2 anak. 2 taon na si Bella, samantalang 6 years old naman si Damon. Kay bilis ng panahon, hindi man lang niya namalayan na 3 taon na pala silang nanirahan sa paypayad. Habang abala silang 3 na naglalaro ng buhangin, hindi nila napansin ang figura ng isang lalaki sa kanilang harapan. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Timothy nang makita niya sa kanyang harapan si Isabel. Dito lang pala sa paypayan niya mahahanap ang kanyang reyna. Papa! Gulat na sabi ni Damon. Anak ko, miss na miss ka na ni Papa. Humagulgol sa iyak si Timothy at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak na lalaki. Napatingin agad si Isabel sa kanilang harapan. Napawi ang kanyang ngiti at mariinitong tiningnan si Timothy. Dahil sa galit, hinila niya si Damon at nilagay sa kanyang likuran. Bakit ka nandito? Umalis ka na, Timothy. Hindi ka na namin kailangan. Matigas nitong sabi. Bumalik na kayo sa akin, love. Umuwi na tayo. Hindi ko na kayang mawalay sa'yo. 3 taon akong nagtiis at nagdusa. Isabel, maawa ka naman sa akin. Halos pumiyok nitong sabi. Sa tingin mo ba hindi ako nagdusa? Hindi mo alam ang hirap na dinanas ko dito habang buntis ako sa 2 nating anak. Ang hirap magbuntis ng walang katuwang, Timothy. Kaya huwag mong isumbat sa akin ang pinagdaanan mo dahil walang-wala lang yan sa pinagdaanan namin ng mga anak ko. I'm sorry, love. Bumalik ka na sa akin. Kayo ng mga anak natin. Lumuhod siya sa harapan ni Isabel at mahigpit na niyakap ang mga binti nito. Dahil napapatingin na ang ibang tao sa kanila, pinatayo na niya si Timothy. Dinala niya mga bata sa kanilang cottage kaya sumunod dito sa kanila.
Gusto niyang palayasin si Timothy, subalit bigla naman siyang naawa sa binata nang makitang kulang ito sa tulog. Ang laki kasi ng eye bags nito at mukhang stress na stress siya sa buhay. Nang magsawa na ang mga bata sa paglalaro, napagdesisyon na ni Isabel na umuwi na sila. Nagpresenta naman siyang ihatid ang kanyang mag-iina at nakahinga siya ng maluwag nang hindi tumanggi ang kanyang reyna. Dahil mahal pa ni Timothy si Isabel, dinukot niya ang kanyang mag-iina at dinala sa mansyon niya. Ano ba, Timothy? Hindi tong daan pa uwi sa bahay ng tita ko. Uuwi na tayo sa mansyon natin, love. Pagdating natin doon, magpapaliwanag ako ng nangyari noon. Nasa sayo na kung tatanggapin mo ko ulit o hindi. Hindi ka lang pala kargador at magsasaka. Kidnapper ka na rin pala. Natawa naman si Timothy sa kanyang kinauupuan. Hindi maitago ang sayang nararamdaman niya ngayon. Sana lang ay tanggapin siya ulit ni Isabel pagkatapos nitong marinig ang paliwanag niya. Dahil kung hindi, susuyuin niya ito hanggang sa bumigay ang kanyang reyna. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, nakarating na sila sa mansyon ni Timothy. Manghang-mangha ang kanyang dalawang anak nang makita ang malapalaso nitong tahanan. Manang, pwede bang bantayan mo muna ang mga anak ko? Mag-uusap lang kami ng asawa ko. Oo naman, iho. Naku, kay ganda't gwapo ng mga anak mo. Sige na, mag-usap na kayong dalawa. Ako nang bahala sa mga bata. Sambit ng matandang ginang. Huminga ng malalim si Timothy at hinarap niya si Isabel. Love, tungkol sa ipinagbubuntis ni Rochelle, hindi ako ang ama ng bata. Oo, may nangyari sa amin nun, pero isang beses lang yun. Hindi pa tayo magkakilala nun nang may mangyari sa aming dalawa. Talaga ba? O baka naman gumagawa ka lang ng kwento para gusto mong balikan kita. Promise, nagsasabi ako ng totoo. Kahit tanungin mo pa si Antonio o ang pinsan ko. Naniwala naman si Isabel kay Timothy dahil ramdam niyang nagsasabi siya ng totoo. Labi siyang nagsisi dahil naging padalos-dalos siya noon. Kung sana binigyan niya ng pagkakataon na pakinggan si Timothy, edi sana hindi sila naghirap ng kanyang mga anak. Nakalimutan niyang sa isang relasyon, kailangan ng maayos na pag-uusap para hindi lumaki ang problema. Kaya sa susunod, yun ang gagawin niya. I'm sorry, Timothy. Masyado akong nagpadala sa damdamin ko, kaya nagawa kitang iwan noon. Naging immature ako at sarili ko lang ang iniisip ko. Pareho tayong may kasalanan sa isa't isa, love. At least, natuto tayong dalawa. At may katuturan naman ang paghihiwalay natin dahil nag-grow tayo pareho. Naging mas better. Mahal na mahal kita, Isabel. Ikaw ang pahinga ko. Ikaw at ikaw lang ang uuwian ko. Wala namang nagbago sa nararamdaman ko sa'yo. Dahil hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. So ano na? Dalawa ng anak natin tapos hanggang ngayon wala pa rin tayong label. Naku, magdedemand na ako, Timothy. Hindi na ako magpapabebe. Mapaglarong sabi ni Isabel. Kung ganun, magpakasal na tayong dalawa next week. Agad namang sumang-ayon si Isabel dahil marami ng taon ang nasayang kaya desidido na siyang magpakasal kay Timothy. Baka maagaw pa ng iba kaya itatali na niya ito. Sinuyo at niligawan araw-araw ni Timothy si Isabel. Bumawi rin siya sa kanyang dalawang anak. Lahat ng gawaing bahay siya ang gumagawa. Talagang buhay reyna ang kanyang sinisinta sa mansyon nito. Sa susunod na araw, umuwi sina Isabel sa kanilang baryo. Masaya naman ang kanyang mga magulang na makitang nagkaayos na silang dalawa ni Timothy. Kay tagal nilang hinintay na mabuo ang pamilya ng kanilang anak. Love, nakita mo ba ang towel na nilagay ko dito? Tanong ni Isabel. Ito ba, love? Ba't ganito ang amoy? Ang panghi. Reklamo ni Timothy. Pinunas niya kasi ito sa mukha niya dahil katatapos niya lang mag-workout. Mapanghi talaga yan kasi inihian niya ni Bella. Ano? Love naman. Ba't ngayon mo lang sinabi? Ginamit ko pa naman yan sa mukha ko. Parang batang nangyayamot si Timothy sa kanyang tabi. Subalit hindi niya ito pinansin at pumasok na siya sa kanilang silid para asikasuhin ang mga bata. Masyado pa kasing maaga para maglandian silang dalawa. Kailangan niya munang unahin ang mga anak nila bago si Timothy. Nang sumapit ang gabi, pumunta sila sa mansyon ng mga Arellano kasama ang kanilang dalawang anak at mga magulang niya. Kinakabahan at hindi mapakali si Isabel sa tabi ni Timothy. Kahit na nakilala na niya noon ang mga magulang ng kaniyang fiancé, hindi pa rin niya maiwasang mag-overthink. Iniisip niya kasing baka galit silang lahat sa kanya dahil iniwan niya basta-basta si Timothy na hindi man lang pinapakinggan ang side nito. Don't think too much, love. Botong-boto pa rin sila mama sa'yo. Tara na sa loob. Kanina pa nila kayo hinihintay. Oh my God! Mas lalo kang gumanda, Isabel! Welcome home! Bati ng donya sa kanya. Mainit ang pagtanggap ng pamilya Arellano sa pamilya nila Isabel.
dali-daling nagmano si Damon kay Doña Feliz sa lolo at lola niya at pati na rin sa mga tita at tito niya. Opisyal na ipinakita ni Timothy ang kanya mag-iina sa pamilya nito at buong puso naman nilang tinanggap si Isabel, Damon at Bella. Tuwang-tuwa ang mga magulang niya sapagkat mayroon na silang apong babae. Itong si Timothy talaga, ginugulat kami. Aba, nakadalawa na pala. My goodness, magpakasal na kayo. Tura ng kanyang ina. Next week na po ang kasal namin, ma. Hindi na ako makapaghintay na matali si Isabel sa akin. Wala na talaga siyang kawala. Ngiting saad nito. Ayun, akala ko forever ka nang broken. Alam mo bang ang bitter ng lalaking to nang umalis ka, Isabel? Palagi kaming binubulyawan nito kapag nakita niya kami ni Karina na naglalandian. Pahayag ni Emil sa kanya. Pasensya na kung nadamay pa kayo sa init ng ulo nitong si Timothy. Pero maraming salamat sa inyo dahil dinamayan niyo siya nung mga panahong wala ako. Tungkol sa kasal nilang dalawa ang pinag-uusapan sa hapagkainan. Labis ang tuwang nararamdaman ngayon ni Isabel dahil ramdam niya kung gaano siya ka-welcome sa pamilyang ito. Walang nagbago sa trato nila sa kanya. Pati ang mga magulang nito ay mabilis na nakasundo ang pamilya ni Timothy. Pagkatapos nilang kumain, pumunta silang lahat sa garden. Hindi alam ni Isabel na may sorpresang inihanda si Timothy para sa kanya. Ngayong gabi, magpo-propose sa kanya ang kasintahan. Love, ano to? Gulat na tanong niya. Isabel, simula nang makilala kita, hindi na ako lumingon sa iba. Ikaw lang ang sinisigaw ng utak at puso ko. Ikaw lang ang babaeng gusto kong buntisin at maging ina ng mga anak ko. Love, kung hindi lang din ikaw ang iharap ko sa altar, mas mabuti pang maging single ako habang buhay. I stay loyal and faithful to you even though you're not by my side. Ganun kita kamahal, Isabel. Sa mundong pabago-bago, asahan mong hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Asahan mong hindi ako magluloko tulad ng ibang lalaki. Nilapitan ni Timothy si Isabel at pinunasan niya ang basang mukha ng kanyang reyna. Hinalikan niya ito sa labi bago siya bumalik sa kanyang pwesto. Hindi akalain ni Isabel na mararanasan niya ang ganitong romantic na proposal. Okay lang kasi sa kanya kahit walang ganito, basta pakasalan siya ni Timothy. Subalit nakalimutan niyang ma-effort ang lalaki na partner niya. Love, kating-kati na akong palitan ang apelido mo. Sa kaisa-isang babaeng gusto kong pagsilbihan habang tumatanda ako. Will you marry me? Yes, I will marry you, Timothy. Thank you for everything. I really appreciate your genuine feelings and good intentions. Ikaw lang din ang gusto kong pakasalan kahit sa kabilang buhay. Ikaw at ikaw lang ang aking uuwian. Sa iyo pa rin ako babalik kahit ilang taon pang lumipas. I love you so much, Timothy Arellano. Nanginginig na sinilid ni Timothy ang singsing sa kamay ni Isabel. Nagmumukha tuloy siyang iyakin dahil sunod-sunod ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi. Pinaghandaan niya ang proposal na ito dahil bumili pa siya ng singsing na worth 10 million. Kung si Isabel lang naman ang gagastosan niya, yung pinakamahal ang pipiliin niya na ibigay sa kanyang reyna dahil deserve niya ito. Congratulations to the both of you! Baby number 3 na yan! Birong sabi ni Doña Feliz. Lola naman, paghingain niyo naman si Isabel. Tsaka ng baby number 3 kapag malaki na si Bella. Gusto ko munang mag-focus sa kanilang tatlo, lalo na't nawalay ako ng mahabang panahon sa kanila. Dumating na ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang engranding kasal ni Timothy at Isabel. Lahat ng gusto niya sa kanyang kasal ay nasunod, inggit na inggit sa kanya ang mga kababaihan sa kanilang baryo. Usap-usapan kasi ang buong ganitong kasal. I love you, Mrs. Arellano. Sa wakas, kasal na tayong dalawa. Ipagsisigawan ko talaga sa buong palengke na asawa na kita. Sira, baka palayasin ka lang dun. I love you too, Mr. Arellano. Mukhang excited ka na sa honeymoon natin ah. Basta, kung wala kang suot na proteksyon, hindi makakapasok si Junior sa kuweba ko. Sus, Boy Scout ata to. Always ready ako, Mrs. Bango mo. Nakakagigil ka talaga. Bulong nito kay Isabel. Mainit na naghalika ng dalawa. Animoy wala ng wakas. Subalit bigla na lamang natigil si Isabel nang mapansin niyang basa ang shorts nito. Tinulak niya si Timothy at sinilip ang kanyang likuran. Napasapo na lang siya sa kanyang noo at hilaw siyang napangiti. Love, ano, pwede bang next week na lang tayo mag-honeymoon? Wrong timing eh. May dalaw kasi ako ngayon. Nanlulumong tumango si Timothy sa kanyang pwesto. Wala naman siyang magagawa kahit na maglupasay pa siya sa sahig. Tsaka mag-e-enjoy na lang silang dalawa ngayon sa panonood ng movie. May next time pa naman. Okay lang love, walang problema.
Pero ihanda mo sarili mo sa susunod na linggo dahil aaraw-arawin kita. 3 years akong bakante kaya babawi talaga ako ngayon. Oo naman, kamahalan. Picnic tayo bukas kasama ang mga bata. Suhestyon ni Isabel. Sure love, gusto ko yan. Tapos mamimingwit kami ni Damo ng ista. Excited na sabi ni Timothy. Thank you for bringing such amazing angels in this world, Isabel. I love you. Hindi talaga siya nagsisisi na binigyan niya si Timothy ng second chance. He deserves it. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na niya uulitin ang ginawa niya noon. Hindi na siya aalis basta-basta kapag nagkaroon sila ng problema dahil natuto na siya. Kung may problema, dapat ayusin agad at huwag nang ipagbukas pa. Sa pagmamahal, kailanman hindi magiging talunan ang nagpapatawad at nagbibigay ng second chance. Kung deserve naman ng isang tao ito, why not bigyan siya ng isa pang pagkakataon?